guys! Good morning! So, ayan guys, tayo ay kakain na ng lunch. So, ininit ko na lang yung ulam. Aba yun? Ininit ko na lang yung ulam namin nung ano. Actually, kagabi, yung isang araw pa yun, yung mechado, kasi ang dami kong naluto. Bale, nilagay ko na lang sa ref, tapos, ayun, init-init na lang. Kasi kagabi, yung ulam namin, sinigang na ulo ng isda. Yung malaking isda, di ko alam kung ang pangalan niya eh. Ayun, tapos yung isang araw, mechado, kaya gagawin ko ngayon, ang ulam na lang namin ngayon yung mechado, ubusin namin yung mechado ngayon para mamayang gabi, yung sinigang na lang ang ulamin namin. Kasi tiyata madalaga ako lumabas dahil nga naulan, tapos, umuulan-ulan, tapos aaraw, wala pa naman kaming payong. Dahil to si Ceylon, iniwan yung payong sa Pure Gold. Nung pumunta kami ng Pure Gold naman, hindi niya dala yung number. Yung mismong hindi namin makuha ang payong. Kaya ayun. Ayan, kilay-kilay lang ako. Tawa kang tawa kanina. Kain muna kami guys. Tawa ko ang tawa kanya sa video na napanood ko sa YouTube. Kasi nung dalaga-dalaga ako, siguro na, hindi ko alam kung 14 ako or 15 years old ako nung time na yun. Or 13. Nung nagbabanda-banda kami. Kasi yun, nag-growl-growl ako. Alam niyo yun. Kasi nung bata, yung kabataan ko, meron pala yung drummer namin na na-upload sa YouTube na tumutugtog kami. Guys, kakatapos lang namin magberienda. Ayun nga guys, hanggang ngayon natatawa pa rin ako nung napanood ko yung YouTube na yun. Yung kanina yung video na yun. So, ayun. Papakita ko na ako sa inyo guys. Yung video. I-insert ko na lang dito. Papaliwanag ko muna sa inyo guys kung bakit ganun. Ayun nga guys. 13 years old ata ako noon. High school ako nung mag-start ako na magbanda-banda. Third year high school ako. Kasi ako gusto ko talaga noon is magbanda kasi naiinggit nga ako. Aminin natin guys, na dati usong-uso talaga yung mga gig or mga event, di ba guys? Kabilaan yung mga event and gig dati, lalo sa mga covered court, di ba? Siguro alam niyo yan guys, tapos yung mga bar, kanya-kanyang pa-event or pa contest, di ba? Tapos guys, dati may banda ako dati. Bali dalawa naging banda ko. Nung una, ang naging banda ko is yung puro all girls kami. Nagkaroon ako ng sariling binigyan ako mismo ng may friend ako na sumulat ng kanta and then ako yung napili niyang kumanta noon. Pero alam siya guys, growl. Ang title nun is Discriminator para sa mga tao nagdi-discriminate. Kasi guys, dati talaga, nung nauso yung mga banda-banda, ang dami yung lalabasan ng mga konyo, di-discriminate mismo yung mga banda, nagdi-discriminate sila ng mga banda, ng mga tao, di ba? Yung pag konyo ka, na poser, ganun. Basta alam mo yung mga guys, mga usong-uso dati yon. So, ayun guys, naging parang pinakanta sa akin yung binigay sa akin yung kantang yun. Pero hindi din nagtagal yung all girls na banda na yun kasi, dahil kinuha ako ng isang banda. Grabe, di ba? Parang ang ganda-ganda ng boses ko. Pero hindi ako kumakanta mismo yung tipong na mataas yung boses. Ano lang ako talaga guys, nagtagag-roll lang ako and then screamer. So, ayun guys, minessage ako ng isang banda. Guys, matagal silang tumutugtog pero wala silang nag-growl at. Nag-growl si Alexi, mismong vocalist namin, pero kumuha pa sila ng mismong nag-growl. Bale, ako yung kinuha nila. Hindi ko alam kung bakit ako yung kinuha nila. Siguro nakita ata nila ako na tumugtog and then nag-growl. Kaya ayun, siguro kinuha nila ako. So ayun, nakakatawa lang kasi ilang taon lang ako yung time na yun. Tapos tumatakas-takas lang ako sa nanay ko para tumugtog. Kasi ayun talaga yung pinakagusto ko, yung magkaroon ng mga tattoo, magkaroon ng mga banda, sumikat dahil sa pagbabanda. Ayun yung mga gustong-gusto ko dati guys. Goal ko yun sa sarili ko. Hindi, ayun na nga guys. First tugtog namin is sa may Scotties, sa may Antipolo. Ayun. Puro banda yun. Tapos maa-amaze ka kasi may mga mayaman na nagbabanda. Akala mo guys, di ba yung sabi nila, pag banda, rakista, mababantot yan, may mga squatter. Pero hindi guys, hindi totoo yun. Kasi may mga kilala ako na
na ano nga, na mga taga-Antipolo, karamihan kasi mga taga-Antipolo yung mga nagbabanda, yung mga ano, ang kamag-anak na artista, kaibigan nila yung artista, mga nagbabanda sila guys, ayun. Unang tugtog namin is Katis, tapos ayun nga, naging okay naman, kaso lasing ako noon. Kasi nga nung time na yun guys, nagiinom-inom na ako, hindi alam ng nanay-tatay ko noon, nagiinom na ako. Kasi nga, di ba, pagbanda nga, di ba, andyan yung mga, pag sa bar kayo tumutugtog, or mga session, or mga gig, di ba, hindi maiiwasan yung, di ba, alam niyo yun yung mga, inom-inom, ayun, tapos, ayun nga. Hindi, ayun nga, hanggang sa tuwing every week yun guys na tumutugtog kami or may mga event kami pinupuntahan, sumasali kami. Hindi talaga ako guys yung pinaka ano, vocalist nila kasi nga hindi ako marunong kumanta. Yung lagi akong pumipiyok. Bale talaga pang growl lang ako. Growl and screamer lang ako guys. Kung alam nyo guys yung term na yun pag sa mga genre, mga band, mga music genre. Ayun. So ayun guys, ang pinaka mismo tinutugtog namin ngayon noon is yung Sadie. Kung alam niyo yung Sadie guys, yung babaeng vocalist, Kat Taylor. Pilipina siya guys, pero ano siya eh, may lahi siya. Pero yung mga tugtugan nila guys, napaka-astig. Ayun. So ayun lagi namin kinakanta. Pati yung Flyleaf, tas yung Paramore, ayun. Pero hindi ako talaga kumakanta noon. Kasi nga, hindi ako magaling kumanta. Kung ngipiyak ako pag matataas. Pang-grow lang ako. So more on Sadie kami. Saka yung I Set to Kill. Ayan. So, ayan na nga, guys. Bago ko i-ano yan, ayun nga, nakapunta na kami sa, tumugtog na din kami sa Mayrix, tumugtog na din kami sa mga universities. Kasi dati, guys, uso yun yung mga, sa mga university, yung mga pa-event, di ba? Yung mga banda-banda, yung mga guesting, ayan. Pero hindi naman, hindi kami nag-ano, kumbaga, tumutugtog lang ako, tumutugtog lang kami doon kasi may kilala yung isang kabanda namin doon sa mismong school, pinapasok kami para tumugtog, ayun. And then, dami din kami mga kabanda, mga masisikat na banda na nakasabay namin, pero ano lang kami guys, yung parang pang front, ayun. Pero guys, hindi talaga ako marunong kumanta. Pero that time na yun guys, yung sa video na to mapapanood nyo guys, kasi wala si Alexi noong time na yun, kasi yung vocalist namin is nursing student that time. Tapos, may exam ata siya noon, hindi siya makapunta ng gig na yun kasi ayun nga, may exam siya, and di, naka-line up na kami, hindi naman pwede na, hindi kami pumunta kasi nakabayad na ata, ayun. Tapos, ayun nga, may bayad ba nung time na, nakalimutan ko na, basta alam ko pag naka-line up, may bayad ba yun? Oo ata, tama ba? So, ayun guys, bali ayun nga, hindi parang, syempre naka-line up na kami, alam ka naman hindi kami pumunta. Kaya ang ginawa namin, inano ata nila ko na kaya mo yan na, kaya mo yan, kasi Sadie lang naman yung tutugtugin namin, ayun, di, syempre, sumalang pa rin ako, ang kapalamukha ng lola mo, kahit naganda, piyok-piyok na ako. Saka, ayun nga, tumugtog kami, tapos, ayun nga, sa pangalawang kanta ng Sadie yung Lie, kasi may mataas doon na part, guys, tagang pumiyok ako, pero ipapakita ko sa video na to, guys, hindi ko na isasama yung pumiyok ako, bali yung isang kanta lang namin, yung mismo politika ng Sadie, guys. So, ito na, guys, ano orin nyo? Let's go.
tapos na yung video. Tawa ka ng tawa kasi, alam niyo yung guys, nakakatawa kasi talaga, alam niyo yun yung hindi ko akalain na, na ganun yung ano, yung kabataan ko. Tapos yung boses ko talaga guys, diba nakita niyo naman talagang nakakabasag pandinig. Tapos yung nawawala pa kami sa tono, talagang hindi ko na matandaan kung bakit tumugtog kami noong time na yun, kung ano nangyari. Tapos ayun nga, siguro kaya hindi grinant ng taas na matupad yung wish ko na yumaman ako sa pagbabanda kasi talagang hindi naman talaga magiging mayaman yung ganung boses dahil nga piyok ako and then wala ako sa tono tapos hindi maganda boses ko talagang mismong ano na talaga sa screen lang talaga. So ayun guys, thank you for watching guys. Nakatawa lang. Na-share ko lang sa inyo guys. Ayun. Thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye.